Batiin po natin ang isa't isa. Good morning po. So medyo nahirapan pa po tayo due to the pandemic, but still, magpapatuloy po tayo sa ating pong pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. At sana po, sama-sama natin laging ipanalangin na mahanapan na po ng lunas ito pong pandemic na ito para dire-diretso po tayo at makapag-evangelize pa po tayo ng mas maraming kaluluwa. Okay, so simulan po natin ang ating pong Lord's Day. Samahan niyo po akong lahat, tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Let's all pray. Dakila at makapangyarihan naming amang Diyos sa langit, Diyos na lumalang ng langit at lupa, Panginoon, una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pagbibigay niyo po sa amin ng walang hanggang buhay sa pamamagitan po ng katubusan ng aming mga kasalanan, sa pamamagitan ng pagtigis ng inyong napakahalagang dugo doon po sa krus. Pagkatapos nun, Panginoon, binigyan niyo po kami ng napakagandang iglesia kung saan patuloy niyo po kaming ginagabayan, patuloy niyo po kaming inaaruga, tinuturuan upang kami po ay makasangkapang lubos sa mga gawang mabuti. Sa mga sandaling ito, ang mga kapatiran dito po sa Lapidario Church, nagsama-sama po sila, Panginoon, nagpapakumbaba sa harapan po ng salita ng Diyos. Dalangin ko po, Panginoon, na buksan niyo po sa amin ang banal na kasulatan, ituro niyo po sa amin ang mga salita ng Diyos na magpapatatag at magpapalago sa mahihina po naming pananampalataya. Panginoon, kayo po ang nakakarinig ng panalangin ng mga kapatiran na naririto. Alam niyo po ang sitwasyon ng bawat isa, kaya dalangin ko po, Panginoon, na ibigay niyo po sa kanila ang mga pagpapalang espiritual at nawa makapagpatuloy po sila sa paglilingkod, sa pagsamba, at sa pag-aaral ng iyong mga salita. Kayo rin po ang nakakarinig ng kanilang panalangin para sa kaligtasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya Panginoon, nawa this year, maipangaral po nila ang ebanghelyo sa mga mahal nila sa buhay at umaasa po kami na magkakaroon din po ng kaligtasan ng kanilang mga mahal sa buhay. At sa mga sandaling ito, Panginoon, kayo po ang humipo sa puso at isip ng bawat isa. Ituro niyo po sa amin ang mga salita ng Diyos na napapanahon na talagang kinakailangan ng aming buhay espiritual upang makapagpatuloy po kami sa sinserong buhay Kristiyano. Mula po sa simula hanggang sa matapos ang Lord's Day na ito, kami lang po ay aasa at laging magtitiwala sa iyo. Ilagay niyo rin po sa aking mahihinang bibig, Panginoon, maipangaral ko lamang sa mga kapatiran dito ang naayon sa inyong banal na kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, para po sa atin pong main scripture, buksan po natin ang ating mga Biblia. Ikalawang mga taga-Korinto, 2 Corinthians. Bagong tipan, 2 Corinthians chapter 4, verse 18. Bagong tipan, ikalawang Korinto, kapitulo 4, versikulo 18. Ito pong verse 18, basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ngayon po, tignan din po natin isa pang talata, Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12, verse 27. Hebrews chapter 12, verse 27. Basahin din po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Ngayon, ang salitang minsan pa ay nagpapahiwatig ng pag-aalis ng mga bagay na niyani, gaya ng mga bagay na ginawa upang manatili ang mga bagay na hindi nayayani. Muli po, sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo, good morning po sa inyong lahat, mga kapatid dito po sa Lapidario Church. Okay, gaya po ng sinabi ng atin pong nagpakilala, ako po si Pastor Jayson ng Manila City Church,
Huwag po kayong mag-alala, wala po akong dalang virus. Okay? So pumunta po ako dito para po sa aming sermon switching. So this year, nag-resume na po. Every month, kami po ay nagpapalit-palit. Umiikot po yung mga pastor ng Philippine Life Word Mission. So ang lagi nyo pong nakakasama dito ay si Pastor GB. Si Pastor GB po, bukod sa gwapo na, simpatiko pa. Ako po gwapo lang. Biro lang po. Okay? So, sana po, through the power of the Holy Spirit, maunawaan po natin ito pong salita ng Diyos na aking napili na ibahagi po sa inyo. Umpisan po natin ang atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. 2 weeks ago, nagpalit po tayo ng mga kalendaryo po natin. Lagi po sa paligid natin, pinapakita ng Diyos ang isang napakahalagang bagay. May napapalitan, may umaalis, may dumarating. 2020, umalis na. Ngayon, nasa 2021 na po tayo. Yung lumang kalendaryo natin sa Philippine Life Word Mission, napalitan na po ng bago. Maraming bagay kung titignan nyo po, lumilipas lamang po sila. Kung titignan nyo yung time, nagmamarch lang po. And then, tumatanda po tayong lahat. Kaya habang nabubuhay po tayo, mahalaga na malaman po natin yung mga bagay na nananatili magpakailanman. At yun po dapat ang i-pursue natin, laging hanapin. Kasi lugi po kayo kung ang inyong pagtatrabahuhan or pagsisikapan na kunin ay yung pansamantala lamang. Kaya dito po sa Biblia, ang salita ng Diyos, tinuturo po nito sa atin yung mga bagay na mahalaga. Ano po yun? Yung mga bagay actually na hindi nakikita at ito po ay walang hanggan. Kaya dito po sa dalawang verse na binasa natin sa 2 Corinthians chapter 4 at Hebrews chapter 12, dito po mababasa natin na yung mga bagay may mga panandalian at mga bagay na walang hanggan. At sabi po ng Biblia, mas mahalaga yung mga bagay na nananatili magpakailanman. Sapagkat yung mga temporary things, walang kabuluhan po yan. Para maintindihan nyo po yung ibig ko pong sabihin, last year, ngayon po, January 10. January 10, 2020, tanungin ko po kayo, ano po yung almusal nyo noon? Hindi nyo na maalala. Tama po ba? Bakit? Sapagkat yung pagkain na yon, kumain ka, nabusog ka, panandalian. Later on, gutom ka uli. Ibig sabihin yung pagkain na yon, hindi na satisfy yung talagang hinahanap ng ating puso. Maring last year, nagkaroon kayo ng bagong cellphone. Temporarily, nung bago, masaya ka. Tama po ba? After 1 year, nung bago po, punas ka ng punas. Kapag natulog po kayo, katabi mo pa. Pag may gumalaw, parang baka may makaapak, gumaganon ka pa, di ba? Pagbago. Pero after 1 year, wala ka nang pakialam. Kahit may kotse ka po, kapag bago, punas ka po ng punas. Pero, pag lumuluma na po, hindi mo na inaalagaan. Bakit? Lahat po niyan ay temporary lang. Panandalian lamang. Mga brothers and sisters, sa mga bagay na panandalian, hindi na ito maibibigay sa inyo ang tunay na hinahanap ng inyong puso. Tandaan niyo po ito. Sa Ecclesiastes chapter 3, sabi po ng taong nabuhay na pinakamatalino, of course, hindi kasama ang Panginoong Hesukristo nung siya po ay nagkatawang tao, pero sa lahat po ng mga taong nabuhay, ang pinaka-wise ay sino po? Si Haring Solomon. Sa Ecclesiastes chapter 3, sabi niya, sa bawat bagay ay may kapanahunan. May panahon upang isilang, panahon upang mamatay. Panahon ng pagtatayo at panahon ng paggiba. So may kanya-kanyang panahon. Pero sabi niya sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, iniligay ng Diyos sa ating isip o sa ating puso yung walang hanggan. Ibig sabihin, ang hahanapin po talaga ng puso nyo ay yung mga bagay na nananatili at walang hanggan. Kaya kanina po, yes, kailangan nating kumain. Pero yung kinain nyo po last week nga, hindi nyo na yan maaalala.
Kumain ka ngayon, maya-maya gutom ka na naman. Mayroon pong desire lagi na hindi napupunan. Ang pupuno po sa desire ng ating puso ay yung pong mga bagay na walang hanggan. Kaya ngayong araw po, ituturo ko po 7 bagay na nananatili magpakailanman. Ang sermon title po natin, Things That Abide. Yung mga bagay o mga concepts sa mundong ito na nananatili magpakailanman. At gusto ko po kayong i-encourage, mga brothers and sisters, na ang mga bagay na ito ang dapat nyo pong laging hanapin. Sapagkat yung mga bagay na pansamantala, hindi nito maibibigay sa inyo ang tunay na kaligayahan ng inyong puso. Mahalaga po na malaman nyo ang mga bagay na mananatili magpakailanman. I-bookmark nyo po yung 2 Corinthians chapter 4. Punta po tayo sa lumang tipan. Isaiah chapter 55. Isaiah chapter 55 verse 2. Babasahin ko po para po sa inyo. Isaiah 55 versikulo 2. Ano't kayo gumugugol ng salapi sa hindi pagkain at ng inyong sahod sa hindi nakakabusok? Pakinggan ninyo akong mabuti at kainin ninyo kung ano ang mabuti at malugod kayo sa katabaan. Verse 3, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang inyong tainga ay inyong ikiling at pumarito kayo sa akin. Kayo makinig upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay. Ako'y makikipagtipan sa inyo nang walang hanggan ayon sa tapat na kahabagan ipinakita kay gabi. Sa verse 2, gumugugol kayo ng salapi sa hindi pagkain at ng inyong sahod sa hindi nakakabuso. Isip po natin yung mga bagay na hinahanap at nakikita natin sa paligid ay yung mga mahalagang bagay, especially material things. Wala pong nananatili magpakailanman sa mga nakikita nyo sa paligid. Even yung kalusugan po natin, hindi nyo ma-assure na araw-araw malakas po kayo. Even yung bahay nyo, hindi nyo po ma-assure na mananatili yan ng matagal. Yearly, nagkakaroon po tayo ng bagyo. Kaya nga, sabi po ni Propeta Isaías, hanapin nyo yung mga bagay din po na mananatili magpakailanman. Alam nyo po, sabi po ni Blaise Pascal, sabi niya, there is a God-shaped vacuum in the heart of every man which cannot be filled by any created thing but only by God the Creator, made known through Jesus Christ. Siya po ay napakadakilang scientist. Sa puso raw natin, may isang puwang na hindi mapupunan ng kahit na anong material na bagay dito sa mundong ito. Kahit nasa inyo na po lahat, mayroon pa rin pong puwang sa puso na hindi pa napupunan. At sabi niya, ang makakapuno lang nun ay walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo. Nakita niyo na po ba ang Panginoong Heso Kristo? Hindi pa. Pero nahayag po siya dito po sa Biblia. Kaya po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos every Wednesday, every Sunday, at sa mga fellowship. Mga brothers and sisters, bakit tayo pumunta ngayon dito? Dahil po ba sa relihiyon? Hindi po. Lagi may puwang sa inyong puso na ang Panginoong Hesus lamang ang makakapuno. Hindi ko yan mapupunan. Ngayon, may mga alalahanin kayo. Ngayon, may mga parang kulang sa inyong puso. And every time po na nandito po kayo sa pakikinig ng salita ng Diyos, God is trying to fill. Pinupuno niya yung puwang na iyon. Kung ready po ang inyong puso. Kaya bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos ay nagpapatotoo kay Hesus Kristo at ang salita ng Diyos ang pupuno sa hinahanap ng inyong puso. Naintindihan po ninyo? At karamihan sa mga ito ay hindi po nakikita. Pero dahil hindi sila nakikita, mas mahalaga na nananatili po sila magpakailanman. Kaya simulan ko po yung 7 bagay na nananatili magpakailanman. Una po, none other than ang Panginoong Hesukristo.
Ang ating tagapagligtas, siya po ay nananatili magpakailanman. Tignan po natin Hebrews chapter 13. Hebreo 13, versikulo 8. Hebreo chapter 13, verse 8. Babasahin ko po para sa inyo. Si Jesucristo ay siya rin kahapon, ngayon, at magpakailanman. Nananatili magpakailanman ang ating tagapagligtas. Ang Panginoong Jesus, siya po ang makakapuno sa puwang sa ating puso kasi ngayong hinahanap ng puso natin, walang hanggan. At sabi dito sa Hebrews chapter 13, ang ating tagapagligtas si Jesus Christ, siya rin kahapon, ngayon, at magpakailanman. Hindi po siya sakop ng panahon. Siya po ay naninirahan sa walang hanggan. At mafufulfill na po yung hinahanap ng puso natin kapag tayo na rin po ay nasa langit. Pero hanggat nandito pa po tayo, kailangan pa natin magpasakop sa time. Kaya nga po, mayroon pong bata ngayon, mayroon pong teenager, mayroon pong may asawa na, mayroon na pong senior po sa inyo. Pero ano po yung pag-asang meron tayo? Time will come, darating po tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya ang number one po na nananatili magpakailanman ay ang ating tagapagligtas na Panginoong Hesukristo. Bakit po siya nananatili magpakailanman? Kasi siya po mismo ang Diyos. At ang Diyos na ito ang talagang hinahanap ng puso ng bawat tao. At ang Panginoong Hesus lamang po ang makapaglalagay ng tunay na kaligayahan sa inyong puso. Akala mo nung kinasal ka, yun na ang pinakamasayang araw ng buhay mo. After 2 months, nag-aaway na kayo. Sabi mo, engineer ka. Hindi pala. Pakilala mo sa akin, engineer ka. Foreman ka pala, hindi engineer. Okay? Unti-unti nating nadidiscovery kasi hindi nga tayo mapupuno ng tao. But our Lord Jesus Christ, sabi po ng Biblia, siya lang po ang makakapuno sa ating puso. Bakit? Ulitin ko po, sapagkat siya po ay nananatili magpakailanman. Tingnan natin sa Awit chapter 4. Lumang tipan, Awit chapter 4, verse 7. Mga Awit, kapitulo 4, versikulo 7. Babasahin ko rin po. Awit 4:7. Ikaw ay naglagay ng kagalakan sa aking puso kaysa nang ang kanilang butil at alak ay sagana. Ikaw ang naglagay ng kagalakan sa aking puso. Tanong ko po, kailan niyo po naramdaman ang kagalakang ito? Nakuha nyo, naramdaman nyo, napasa inyo yung pagpupuno ng Panginoong Hesus ng kagalakan sa inyong puso nung araw po na naintindihan nyo po yung kanyang pag-ibig sa inyo. Ito rin po ang testimony ni Apostol Pedro. Sa unang Pedro 1:8-9, sabi po, hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagaman ngayon na hindi niyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan at kayo'y nagagalak. Na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian na inyong tinanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong kaluluwa. Kailan dumating yung tunay na kagalakan sa ating puso? Nung kayo po ay naligtas. Tanda niyo po. At yung kagalakang yan, minsan nakakalimutan natin. Pero kung ligtas na po kayo, nandyan na po yan talaga sa inyong puso. At kapag Sunday sermon na titrigger ito, bumabalik po uli yung kagalakan. Especially kapag naririnig nyo ang salita ng Diyos. Minsan sa bahay ang dami nyo pong problema. Pero nung pumunta po kayo para makinig ng salita ng Diyos, tinulungan kayo ng Holy Spirit na maunawaan ito, yung kagalakang yun ay bumabalik-balik uli. Kaya napakahalaga po ng salita ng Diyos. Nire-remind niya po tayo
ng pag-ibig ng Diyos at kapag na-remind po tayo, bumabalik uli yung kagalakan po natin. Huwag niyo pong isipin na ang Christian life lagi kang masaya. Minsan bumabagsak po kayo. Kaya nga may Sunday sermon po tayo, may Wednesday, at kapag napaalalahanan po tayo ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, bumabalik-balik po yung kagalakan sa ating puso. Nariyan na po yan, ulitin ko po, nagsimula yan nung kayo po ay naligtas. Kaya ang ating Savior, ang Panginoong Jesus, siya po ay nananatili magpakailanman, kaya nga siya lang po ang makakapuno sa inyong puso, yung puwang sa inyong puso. Bagaman maraming problema na sa Biblia po, mayroon pa rin po tayong inner peace and inner joy sa atin. Yan po ang sinabi ng propeta Habakuk. Tignan po natin Habakuk chapter 3 verse 17 to 18. Habakuk chapter 3 verse 17 to 18. Basahin po natin ito pong Habakuk chapter 3 verse 17 to 18, sabay-sabay po, 3, 2, 1. Bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang ulibo ay hindi magbubunga, at ang bukid ay hindi magbibigay ng pagkain, ang kawan ay aalisin sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan, gayon may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. May pitong bagay siyang binanggit. Bagaman mawala yan lahat, kung nasa akin ang Diyos, magagalak pa rin ako. Yan po ang tunay na puso ng may tunay na mga kaligtasan. Yung circumstances po ng buhay natin, paiba-iba. Yung situation natin last year ay magiging iba sa situation po natin ngayong year. Last year, sobrang hirap, nagkaroon ng mga lockdown. Hindi ko po alam kung karamihan sa ating mga mothers and fathers ay nawalan ng trabaho. Yung iba sa inyo nawalan maari ng business. Pero tayo po, may ganito tayong testimony. Sa panoon po ni Propeta Habakuk, sila po ay sinakop na mga mananakop sa Israel. Hindi sila makapagtanim, ang business nila bagsak lahat. Ang sakahan nila, ang ubasan nila, hindi nila, kahit na mamunga, kinukuha po ng iba. Pero alam niyo po, sabi ni Propeta Habakuk, kahit wala na akong makain, meron pa rin kagalakan dito sa aking puso. Bakit? Sapagkat meron akong Diyos na tagapagligtas. Minsan, nagtataka po ako, maaari dahil bago pa sa pananampalataya ang karamihan sa atin. Madali po silang panghinaan ng loob, malungkot, kung wala silang maisaing. Sa Maynila po, marami pong pulubi. Mayroon po akong nakikita lagi doon. Namumukhaan ko, pero nakaka-survive po siya. Parang wala siyang inaalala. Masaya pa, lagi nakangiti. Yun pong pulubing yun, nakakakain po siya at buhay pa hanggang ngayon. Tayo po minsan, may Diyos na po ako, Pastor. Christian na po ako. Pero kaunting problema lang, windang na po kaagad. Tandaan niyo po ang verse na ito kung mayroon po kayong sitwasyon na pinagdaraanan. Sabi po ng propetang ito, bagaman wala na lahat, magagalak pa rin ako sa Diyos ng aking kaligtasan. Kasi nga, nasa iyo na yung tunay na walang hanggan na tagapagligtas. At hindi na po siya mawawala sa iyo. Tandaan niyo po ito mga brothers and sisters. Iba-iba ang sitwasyon natin, pero dapat hindi mawala yung kagalakan sa puso. Hindi ko po sinasabing hindi na kayo malulungkot. Hindi po. Pag nag-iba yung sitwasyon, nalulungkot tayo, tao lang po tayo. Pero kahit na umiiyak tayo, dahil po sa pandemic, maring nawalan po ng trabaho ang iba sa inyo. Last year, maganda ang inyong income. Ngayon, ang dami niyong alalahanin. Natural po na umiiyak po kayo. Pero kahit lumuluha kayo, alam niyo po ba na may doon pa rin kagalakan kung talagang ligtas na po tayo? Ako rin po sa ministry, maraming beses na akong umiiyak. Pero sa puso ko, mayroon pong tunay na
kaligayahan. Bakit po? Gaya po ni Propeta Habakuk, kahit mawala sila, gayon man magagalak ako. May tunay pong kagalakan sa ating puso. Dumarating po yung gabi ng ating pananampalataya. Ano po yun? Ito po yung mga time na down tayo, ang daming pagsubok. Pero sabi po ng Biblia, nakakaawit pa rin tayo dahil may tunay na kagalakan. Kung ano yung laman ng puso, lalabas po yan. Kahit sa hirap ng buhay, may tunay tayong kagalakan. Nakasulat po yan sa awit. Tingnan po natin. Awit 42. Awit 42, versikulo 8. Psalm chapter 42, verse 8. Babasahin ko po awit 42 verse 8. Kapag araw ay inuutusan ng Panginoon ang kanyang tapat na pag-ibig, at sa gabi ay kasama ko ang kanyang awit, isang panalangin sa Diyos ng aking buhay. Kapag gabi, kasama ko ang kanyang awit. Anong ibig sabihin nito? Kung babasahin niyo po ang aklat ng mga gawa, nung nangangaral po si Pablo at si Silas, ano pong ginawa sa kanila sa Filipos? Hinuli sila, kinulong at hinagupit, pinahirapan po sila. Pero ano pong ginawa nila sa kulungan? Umawit po sila. Minsan active po kayo sa church. Nung naging active ka, mas maraming pagsubok. Yung iba sa inyo maari na masahe. Laging nag-aaway sa loob. Sayang to, pambili na namin ng ulam, pampamasahe ko pa. Sobrang hirap namang mabuhay sa Christian life. Sige lang po. Sa pagpapamasahe po natin, sa araw-araw nating struggle at kapag napagtagumpayan po natin, mayroon pong magandang awit sa ating puso. Sa inyong problema, pwedeng umawit ka kasi nasa ating puso ang Panginoong Hesukristo na nagbigay ng kagalakan. Kesa Santiago 5.13, mayroon ba sa inyong nagdurusa? Manalangin siya. Mayroon bang masaya? Umawit siya ng papuri. Kaya yung mga problema, inaawit-awitan lang po natin yan. Always remember, yung problema maging yan, it will come to pass. Sa NIV version ng Biblia sa English, sa New Testament, marami pong nakasulat na, and it will come to pass. Anong ibig sabihin nun? Hindi yan magtatagal. Yung problema nyo pong yan, lilipas din po yan. Kaya huwag masyadong mag-isip. Huwag masyadong ma-stress. Magkakasakit po kayo. May tulong po ang Diyos. Kaya sabi dito sa Awit 42 verse 8, sa bandang huli, isang panalangin sa Diyos ng aking buhay. Ang ganda. God of my life. Mayroon pong Diyos sa ating buhay, handang saklolo sa tuwing tayo po ay nagdurusa. At ang Diyos na ito, ang Panginoong Hesukristo, ulitin ko po, siya po ay nananatili magpakailanman. Kunin natin yung konsepto ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil nananatili siya magpakailanman, kaya ang kanyang pag-ibig ay nananatili rin po magpakailanman. Tama po ba? Nung makasalanan tayo, sabi po ni Paul, minahal niya na tayo. Ngayong anak niya tayo, di ba't mas mahal niya? Higit pa ang pagmamahal niya sa atin. At ang pagmamahal ng Diyos na ito ay nananatili magpakailanman. Tanda niyo po ito. Makagawa man tayo ng mali sa ating Christian life, tanong ko po, yung pag-ibig ba niya nagbabago? Hindi po. Sapagkat ang kanyang pag-ibig, nananatili magpakailanman. Ito po yung panghawakan niyo. Kaya nga, anumang mangyari sa atin, hindi nagbabago ang paningin ng Diyos sa atin. Ulitin ko po, dahil ang kanyang pag-ibig, nananatili magpakailanman. Pero tayo po, yung pag-ibig natin sa kanya, ano po? Minsan mainit. Minsan, lumalamig. Ang ating Panginoon, hindi niya tayo nakakalimutan. Tandaan niyo po ito. Lagi tayong laman ng kanyang isip sapagkat mahal na mahal niya tayo. Bagaman tayo kadalasan nakakalimot
sa Kanya. Alam niyo po, bagaman makalimutan mo ang Diyos, hinding-hindi Kanya kakalimutan. Bakit? Dahil ang pagmamahal niya sa iyo, walang hanggan. Nasa Biblia po ito, na hindi tayo makakalimutan ng Diyos, bagaman makalimutan natin siya. Isaiah chapter 49. Tingnan po natin. Isaiah 49, verse 15. Isaiah 49, verse 15. Versículo 15. Babasahin ko po. Malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin na siya hindi mahahabag sa anak ng kanyang sinapupunan? Oo, ang mga ito'y makakalimut, ngunit hindi kita kalilimutan. Yung mga nanay, kayo po nagsilang ng inyong anak. Napakamahal niyo po yan at hindi niyo yan makakalimutan. Pero may mga nanay daw na maaaring makalimutan nila mismong anak nila. Rare case po yon. Pero alam niyo po, sabi ng Diyos, ngunit ako, hinding-hindi kita makakalimutan. Minsan may mga brothers and sisters tayo, come and go din. O dati, 2 years ago, napakainit niya. Ngayon, wala na. Tanong ko po, kahit hindi na siya nag-church, kinalimutan ba siya ng Diyos? Never. Ang puso ng Diyos, gaya po ng ama ng prodigal son. Araw-araw po siyang naghihintay doon sa brother o sister na bumalik uli. Pero yung brother and sister na yon, hinding-hindi siya kakalimutan ng Diyos. Kaya ang Diyos po gagamit ng ibang mga kapatiran para ma-restore yung kapatid na yon. Even in the church, nakita ko po minsan may mga taong come and go. Kasama mo, mainit, pero wala na ngayon. Pero babalik uli. Pero ito po, pangawakan natin ang pangako ng Diyos, hindi niya tayo kinakalimutan. Bakit? Dahil ang pagmamahal niya nananatili magpakailanman. Unconditional po ang pagmamahal na ito. Alam niyo po minsan, tinuturo po namin yung pagmamahal. Paano ba natin ito maia-apply? Nakita ko po karamihan sa mga brothers and sisters, alam na alam nila, love one another. Pero kapag dumating na po yung time na kailangan nilang patunayan sa gawa, bumabagsak po sila. Paano ito maia-apply? Ang Panginoong Hesus, minahal po niya tayo. Na nung tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa masama. Ngayon, naligtas na tayo. Sinabi niya, magmahalan din po tayo sa isa't isa. Kasi yung pagmamahal ng Diyos na yan na nasa atin, nananatili magpakailanman. Kaya nating isabuhay po ito, pero lumalagpak tayo. Minsan kasi hindi natin alam. Tuturuan ko po kayo kung paano nyo po ito maisa sa katuparan. Kapag okay ang lahat, minsan may mga brothers and sisters, parang best friend po sila. Pero kung may mga misunderstanding na, minsan ayaw na nilang mag-usap. Ang pagmamahal na yan, napapatunayan kung may mga misunderstanding tayo. Kung may isang pasaway, pero minamahal mo pa rin, yan ang tunay na pagmamahal. Kaya kung may nakagawa ng mali sa'yo, dun mo siya ngayon mahalin. Sabi ni Pablo, hindi pa pwedeng ikaw na lang ang magpakumbaba? Hindi ba pwedeng ikaw na lang ang mali kahit ikaw ang tama? Ganun po dapat tayo sa church. Na kahit alam mong siya ang mali, pero kung aakuin mong mali at minahal mo siya, yun ang tunay na pag-ibig. Kitandaan niyo po ito. Time will come dahil may mga indifferences po tayo. Minsan may mga kapatiran, may mga misunderstanding. Pero kapag dumating na po yung point na yun, dun yun na po i-apply ang pagmamahal. Ang pagmamahal, hindi po yan napapatunayan kapag nandito lang po tayo, okay yung sitwasyon. Pero kung may mga misunderstanding na po, dun natin pwedeng i-apply. Doon magkakaroon ng bisa yung sinasabi nating love one another. Bakit po kailangan natin ito? Dahil ito po ang pag-ibig ng Diyos na ito na nananatili magpakailanman. Ulitin ko po, kahit makalimutan mo po siya, hinding-hindi kanya kalimutan.
May mga time na may fellowship tayo. Pero nakakalimutan ng iba kung kailan, di ba? Meron tayong monthly schedule. Minsan kailangan pang i-remind, di ba? Pero kung laging pong naaalala ang Diyos, hindi mo makakalimutan ng fellowship natin. Pero tao lang tayo nakakalimot, di ba? Pero ulitin ko po, hindi tayo kakalimutan ng Diyos. Bawat isa po sa inyo, anumang sitwasyon meron kayo, makagawa ka man ng mali sa iyong buhay, ang Diyos po hindi magbabago ang kanyang pag-ibig sa iyo, sapagkat ang kanyang pag-ibig, sabi po, nananatili magpakailanman. Si Jesucristo ay siya rin kahapon, ngayon, at magpakailanman. Panghawakan natin ito. Ibig sabihin, hindi siya nagbabago. Kung sinabi niyang mahal ka niya, bukas mahal ka pa rin niya. Next week, mahal ka pa rin niya. Sa ating hymnal book po, sa page 34, mayroon pong kanta, Jesus Loves Even Me. Kakantahin ko po yung ilang stanza kasi tamang-tama po sa sermon. Sabi po nung kanta, Though I forget Him and wander away, still Jesus loves me wherever I stray. Back to His dear loving arms would I flee, when I remember that Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves even me. Sabi po ng nagsulat, though I forget Him and wander away, kahit makalimutan ko siya at talikuran siya, hindi pa rin niya ako kakalimutan. Bakit? Still, Jesus loves me. Sino po ang nagsasabi? Ang Biblia. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Kaya nga po napakahalaga nitong Biblia. Minsan nanghihina kayo sa Christian life. Bakit po? Dahil nakakalimutan nyo yung love letter ng Diyos sa inyo. Kaya sabi po namin, araw-araw magbasa po kayo. Ako po, hindi ko po sasabihin 3 chapters, 5 chapters every day. Ang mahalaga, nababasa mo po ito araw-araw, kahit isang chapter lang. Okay na po yun sa akin. Ang isang araw na hindi ka nagbasa ng Biblia, isang araw na natapon sa buhay mo. Tandaan niyo po ito. Please read the Bible 2021. Sana po, kahit bago po kayo, magkaroon kayo ng desire na bumili ng sariling Biblia. Ngayon kung wala pa po, si Pastor JB, nandyan lang. Okay? Hindi ko po sila sabi na ililibre niya kayo, kayo naman. Meron po, maaari, reserve po yan sa office niya, maaari. So, Pastor, kayo na po ang mag-usap. Mahalagang may Biblia po kayo. Bakit? Kahit senior citizen, kahit mahina na po yung mata, pilitin niyo pong magbasa. Ngayon, kung talagang mahirap na, kung may anak po kayo, pabasa niyo na lang at makinig po kayo. Bakit? Jesus loves me. Yung pag-ibig niyang hindi nagbabago, ang tagapagligtas kong nananatili magpakailanman, ito ang sulat niya sa akin. At kapag nare-remind po tayo, ang ating pananampalataya, nare-refresh uli, nag-i-start uli. Umiinit uli para pong sasakyan. Kapag naandar na, maya-maya, mainit na po yan at lalarga na. Kaya magbasa po tayo ng Biblia, hindi para po sa reliyon. Hindi po, sapagkat yan ang magsasabing mahal na mahal ka ng Diyos. Na bagaman minsan nakakalimot ka, hindi po kayo kakalimutan ng tagapagligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ulitin ko po, ang unang nananatili magpakailanman ay ang ating tagapagligtas. Bakit? Dahil ang kanyang pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Ano pa po? Yung binigay niyang kaligtasan, nananatili magpakailanman. Tignan po natin John 1, Kapitulo 10, Versikulo 28. John chapter 10, verse 28. Babasahin ko po. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay.
Yung salvation, yung buhay na walang hanggan, nananatili magpakailanman. Kung ligtas na po kayo, mananatili ang inyong kaligtasan. Hindi po yan nawawala. Tanda nyo po ito. May mga grupo po na nagsasabi, kapag nakagawa ka ng mali, mawawala ang kaligtasan mo. Tanong ko po, kapag ligtas ka ngayon, bukas hindi ka na makakagawa ng mali? Makakagawa ka pa, magkakasala ka pa po. Pero po, ang Diyos po pinangako niya po ang buhay na walang hanggan. Dahil walang hanggan siya at siya ang nagbigay nito, kaya hindi na po ito mawawala. Tandaan niyo po ito, walang hanggan. Hindi niya sinabi, sila'y binibigyan ko ng buhay hanggang 2050. Wala siyang sinabi. Anong sinabi? Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Walang hanggan ang ating salvation dahil ang Savior po natin ay walang hanggan. Tandaan niyo po. Kung ito po ay nawawala, alam niyo po, walang makakapunta sa atin sa langit. Kasi kahit naghihingalo ka na, may tendency makagawa ka pa ng kasalanan. Halimbawa po, naghihingalo ka na. Ito pang si doktor, hindi pa maingat. Bigla tinusok ka kaagad. Ay! Naasar ka pa sa doktor. Mamamatay na nga ako eh. Dahan-dahan naman do. Madaling matrigger yung sinful nature po natin. Tama po. Kaya nga, ulitin ko po, ang pag-ibig ng Diyos at ang kaligtasan na binigay niya sa atin, walang hanggan. Ano ba? Yung kanyang katapatan ay walang hanggan. Hindi tayo tapat, pero tapat po siya. Totoo po ito. Sa 2 Timothy chapter 2, verse 13, ang Panginoon, tapat po siya. Hinding-hindi po siya nagbabago. Kaya, brothers and sisters, ang unang dapat niyong malaman, magsumikap tayo. Patungkol po ito sa ating Panginoong Hesukristo, nananatili po siya magpakailanman. Ang mga bagay na nakikita, pansamantala lang. Subalit ang mga bagay na hindi nakikita, spiritual, ay walang hanggan. Yan po ang mas mahalaga sa buhay po natin. Pangalawa, ano po ito? Ang banal na espiritu na napa sa atin ay nananatili na po sa atin magpakailanman. Nung niligtas kayo ng Diyos, hindi niya kayo iiwanan. Nung naligtas po kayo, binigay niya ang Holy Spirit at ang Holy Spirit ay kasama na po natin magpakailanman. Tingnan po natin, John chapter 14. 1 kapitulo 14, versikulo 16 at 17. Juan 14, versikulo 16 at 17. Babasahin ko po. At hihingin ko sa Ama, at kayo bibigyan niya ng isa pang mang-aaliw, upang makasama ninyo siya magpakailanman. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan, sapagkat siya hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo, sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo at siya ay mapapak sa inyo. Kailan po dumating ang Holy Spirit sa inyo? Nung araw po na naligtas po kayo. Para maintindihan ganito po. Ang nagligtas po sa atin ay yung pong banal na dugo ng Panginoong Hesukristo. Tama po ba? Yung spirit natin namatay dahil po sa kasalanan. Nung araw na naintindihan mo po yung walang hanggang katubusan, past, present, and future, tubos na, wala nang bisa yung kasalanan sa'yo, yung time na yun na naunawaan ng puso mo, yun din po yung time na dumating ang Holy Spirit. Bakit? Sa harap ng Diyos, wala ka ng kasalanan. Sa puso mo na nampalataya ka na, kaya dumating sa'yo ang Holy Spirit. Ito po mahalaga na malaman nyo. Bakit? Kasi minsan may mga brothers and sisters, Pastor, ligtas na ako, bakit ganito yung buhay namin? Mahal ba talaga ako ng Diyos? Opo. Sa tingin niyo po ba yung pagmamahal, yung pagbibigay lang ng material at physical na bagay? Opo. Hindi lang yon. Mas mahalaga yung spiritual na bagay.
Ang ibibigay sa inyo ng Diyos at asamin po ninyo, mga bagay na mananatili magpakailanman at hindi po yung pansamantalang bagay. Kaya minsan nangihina po tayo, bakit? Dahil lamang po sa physical na bagay, huwag po. Alam ko po may emotion po tayo, natural po yan. Pero tandaan nyo po, mayroon na po tayong abiding comforter. Yan po yung pangalawa. Sa Tagalog po, mang aaliw. Kailangan nyo pong maaliw dahil nalulungkot po tayo kadalasan. Ang Diyos po, pagkatapos niya tayong iniligtas, hindi niya na tayo nilubayan. Nasa atin ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit na ito, ang siyang aaliw sa atin. Ang siyang magtuturo, mag-guide lahat-lahat, yan ang ministry ng Holy Spirit sa ating Christian living. Kaya sa Wednesday sermon, napansin niyo po siguro yung ating senior pastor, lagi niyang tinuturo ang kahalagahan ng Holy Spirit. Dahil kung hindi niyo po alam na ang Holy Spirit ay nasa inyo, ang inyong Christian life ay napakahina. Pero kung alam niyo po na nariyan lang siya, talaga po, lalakas ang inyong Christian living. Hindi po kayo parang ulila na itinabilang ng Diyos sa isang sulok. Hindi po. Nandiyan po ang Holy Spirit, kasama po natin lagi siya. Para ma-appreciate nyo po, tingnan natin. Awit 23. Awit chapter 23. Dumang tipan. Awit chapter 23. Verse 1 to verse 4. Salitan po nating basahin. Basahin ko po yung verse 1, kayo po yung verse 2. Ako po yung verse 3 at sabay-sabay tayo sa verse 4. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong kakatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. Yung verse 4, inaliw din po ako nito talaga. Kanina, yung comforter natin, ng Holy Spirit, nananatili magpakailanman, di ba? Inaaliw niya tayo. Sabi ni King David sa verse 4, bagaman nasa kamatayan na tayo, sino pong aaliw sa atin? Ang Diyos. Bakit? Maging sa kamatayan, kasama po natin siya. Sino po ang pinaka-miserabling tao? Siya po na kapag mamatay, mag-isa lang niya. Sila po yung mga hindi ligtas. Tayo pong mga ligtas, kahit mamatay na po kayo, ito po, may experience natin lahat. Kung tayo po ay namatay at hindi pa nag-rapture, ito po, kapag naghihingalo ka na po at naghahallucinate ka na, malapit ng malagot yung hininga mo, may kasama ka. Papasok na po ang Panginoong Jesucristo. Tandaan nyo po. Dapat po maging masaya tayo. Kaya tayo pong mga Kristiyano, hindi tayo takot mamatay. Para maintindihan nyo, yung asawa mo po, kapag mamamatay ka na, hindi ka na niya masasamahan. Kahit sabi mo, till death do us part, halika sabay tayo. Sabi niya, mauna ka na lang kasi may mga anak pa tayo. Mahal naman kita eh. Okay? Love, ordinary lang ha, ang ano mo, kabaong ha, wala tayong pera. Marami ng gastos dito sa hospital. Pasensya ka na, practical na ako ngayon. Yung iba pa, after 2 years, pwede ba mag-asawa ako uli? Nangyayari yan sa buhay. Even yung pinakamagaling na doktor, hindi ka na niya po masasamahan kapag mamamatay ka na. Tama po ba? Hindi. Even yung malaki mong mansyon, hindi ka niya masasamahan kapag mamamatay ka na. Pero ano po ang pangako dito, sabi ni King David? Kahit ako'y nasa libis na ng kamatayan, ito na po yung paglalakbay mo. Patay ka na. Pero sabi po, inaaliw pa rin siya kasi kasama po niya ang Diyos. Ang Holy Spirit na nasa atin, hindi na po yan mawawala magpakailanman.
Sabi sa English, the Holy Spirit indwells us, kasama niya tayo. Sasamahan ka niya hanggang sa mamatay ka, hanggang sa nasa langit na po tayo, kasama natin ang Diyos magpakailanman. Kung ganoon, may katatakutan ka pa ba? Wala na. Dapat po, lagi tayong cheer up. Tayo pong mga Kristiyano, sana po wag makita na para tayong basang sisiyo. Hindi sila makikinig sa atin kung tayo po palamya-lamya na parang ang daming problema. Malaki man ang problema mo, magkasakit man tayo, tayo po hindi tayo exempted, pwedeng magkasakit tayo. But still, masaya tayo. Bakit may aliw? May saya dahil ito yung pangako. Kahit nasa lilim na ako ng kamatayan, inaaliw mo ko. Bakit? Kasama mo ako, Panginoon. Sasamahan mo ko magpakailanman. Kaya, ulitin ko po, hindi tayo takot mamatay. Pero bakit hindi pa tayo namamatay? Dahil may layunin pa ang ating buhay. Awit 118 verse 17, hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay. At ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Yan na lang ang natitirang layunin ng ating buhay. May kalakasan pa tayo kanina, panibagong buhay, para magamit natin sa pagpipreach ng magandang balita para maligtas din yung ibang mga kaluluwa. Pangawakan po natin ang isang pangako ng Diyos sa Hebrews chapter 13. Tingnan po natin. Hebreo 13, versikulo 5 at 6. Hebrews chapter 13, verse 5 at verse 6. Babasahin ko po. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo masiyahan na kung anong meron kayo sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Kaya't panatag nating masasabi, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot anong magagawa sa akin ng tao. Sa anumang paraan hindi kita iiwan o pababayaan man. Kaya panatag, may kapanatagan po tayo. Panatag ba ang puso natin, mga brothers and sisters? Panatag po ba? Patag. Pag nagdadrive ka po, baku-baku, paano po ang kalagayan ng puso natin? Panatag po ba o ang daming gumugulo? Kapag marami pong gumugulo, hawakan niyo po ito. Sabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Minsan akala mo nag-iisa ka. Eto po, para maintindihan nyo. Nakatira po ako sa Manila. Everyday po, dahil sobrang dami ng tao, dumadaan po yung basura. Sobrang lakas po yan ng busina niya. Bam-bam-bam-bam-bam, dire-diretso. Kaya alam na po namin na daraan po yung truck ng basura. Meron po akong maliit na anak, nag-iisang anak. Minsan, para mag-mature, sabi ko po, anak, ilabas mo nga yung basura. Siya po ang paglalabasin ko. Mag-face mask po yan. Pero bilang tatay, alam niyo po, paglabas niya po sa pintuan, sisilip ako sa bintana. I make sure na okay siya. Yung paningin ko nasa kanya. Kasi nasa Maynila, baka may bigla nawala yung anak ko. Ganun po ang Diyos. Minsan akala mo mag-isa ka, pero ang paningin niya, nakatitig lamang po sa iyo. Bakit kanya hinahayaan ng parang nag-iisa? Na minsan akala mo nag-iisa ka para mag-mature ka. Pero kapag ikaw po ay nakita niyang natumba, nandyan po siya, itataas ka niya, ibabangon ka niya. Yan po ang ating Diyos. Pangawakan niyo po, sabi niya, sa anumang paraan, hinding-hindi kita pababayaan, hinding-hindi kita iiwanan. Ang tao pwede po tayong iwanan. Ang kalusugan pwedeng umalis sa atin, manghina tayo. Pero ang Diyos, ano pong pangako niya? I will never forsake you. Sasamahan kita. Naintindihan po niyo? Kaya ano man ang problema meron kayo, hindi ko po alam. Wala kaming idea ng mga pastor, pero ito po ang alam namin. Sa problema niyong yan, kasama niyo po ang Diyos.
Anong pagkakaiba natin sa mga hindi mananampalataya? Pag sila may problema, hindi nila kasama ang Diyos. Pero tayo may problema, kasama natin ang Diyos. Ang mahalaga kung sino po ang kasama natin. Yung lumalang ng langit at lupa, siya po ang kasama natin. Kasi sabi dito, panatag ang ating puso. Hindi tayo matatakot anong magagawa sa atin ng tao. Pagtagumpayan po natin ang takot, ang Diyos kasama natin magpakailanman. Bakit? Nananatili siya magpakailanman. Kaya dalawa na po yung nabanggit ko. Review po. Una po, nananatili magpakailanman ang ating tagapagligtas. Pangalawa, nananatili sa atin ang Holy Spirit. Mahalaga na alam nyo ang Holy Spirit kasama po ninyo. Pastor, pag nakagawa ba ako ng kasalanan, aalis siya? Hindi po. Nalulungkot lamang po siya. Pero hinding-hindi kanya iiwanan. Nung nakinig kayo ng Bible seminar, alam nyo po, ang Holy Spirit, nakita niya yung puso mo. Nung ready na, tinulungan kanyang maintindihan ng magandang balita. At nung nanampalataya ka, dumating po siya sa iyo. At nananatili na siya magpakailanman sa iyo. Tandaan niyo po ito. Kaya nga, mayroon tayo laging kasama. At kung may kasama ka, malakas ang loob mo. Kung nagdadrive ka po mag-isa, walang street light, kabado ka. Pero kung may kasama ka, di ba hindi? Natural lang. Kung tao, minsan hindi ka natatakot, higit pa kaya ang kasama po natin ay Diyos. Tandaan niyo po ito, ang Holy Spirit na nananatili magpakailanman. Pangatlo, tignan po natin, 1 Pedro chapter 1. 1 Peter chapter 1, verse 23. Ito po yung pangatlo na nananatili magpakailanman. 1 Pedro chapter 1, verse 23. Babasahin ko po. Ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan, sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Ano po yung nananatiling magpakailanman? Salita ng Diyos. Tandaan niyo po ito. Sabi po ng Panginoon sa Matthew 24 verse 35, ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Kaya napakahalaga sa atin ng salita ng Diyos. Ang nagpapatatag ng ating pananampalataya, salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po na mas lumalalim ang inyong pagkakilala sa Diyos sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Mag-effort po kayo na magbasa, pag-aralan ang salita ng Diyos. Nananatili yan magpakailanman, ibig sabihin, yan po ang mahalaga. Tama po ba? Kasi sabi sa ating main scripture, ang mga nakikita, panandalian lamang. Subalit ang mga hindi nakikita, mga espiritual na bagay, ay nananatili magpakailanman. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Sa salita lang niya, nalikha ang langit at ang lupa. At ang salita ng Diyos ay may power para po patatagin ang ating mahihinang pananampalataya. The words of God, ano pong sabi? Mananatili magpakailanman. Kaya ano po ang dapat nating gawin? 1, tignan po natin John chapter 6, verse 27. John chapter 6, verse 27. Once is 27. Babasahin ko po. Huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkaing nasisira, kundi dahil sa pagkaing tumatagal para sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat sa kanya inilagay ng Diyos Ama ang kanyang tatak. Huwag daw magsumikap ng dahil sa pagkaing nasisira. Ano po yung pagkain na hindi nasisira? Spiritual na pagkain. Ano po yun? Salita ng Diyos. Nais kong laging marinig ang salita ng buhay.
Bakit nais niyang laging marinig ang salita ng buhay? Sapagkat yun po ang nagpapaligaya ng kaluluwa. Sapagkat ang salita ng Diyos ay nananatili magpakailanman, kaya yan lagi ang hinahanap ng puso po ninyo. Kaya ngayon pong Sunday, hindi ko po alam ang sitwasyon ninyo. Pero ngayon po, kung naiintindihan niyo po ang sinasabi ko, at talagang iniisip niyo, nakukuha niyo po yung mga pumupuno sa kakulangan sa inyong puso. Ang salita ng buhay. Kaya pangatlo po, words of God ay napakahalaga. Ang may buhay, kumakain. Ang patay, hindi po kumakain. Kung born again na po kayo, buhay na po yung spirit ninyo, kailangan pong kumain. Tama po? Kung titingnan nyo sa Marcos chapter 5, binuhay po ng Panginoong Hesukristo yung babaeng anak ni Jairo. Pagkatapos po niyang buhayin, ano po ang iniutos ng Panginoon? Pakainin niyo siya. Bigyan niyo siya ng makakain. Spiritually, buhay na po tayo. Ano po ang dapat natin gawin? Kumain. Kumain po ba kayo kanina? Breakfast, kumain. Pero honestly, spiritual na pagkain, nakakain po ba? Kung hindi po, mayroon pa po kayong ilang oras bago matapos ang day na ito. Huwag niyo pong palipasin ng isang araw na hindi kayo nakapagbuklat ng Biblia, nakapagbasa. Sapagkat ang isang araw na wala ang salita ng Diyos, ang araw na yon ay parang itinapon mo na lang. Kaya mo pa bang ibalik yon? Hindi na po. Kasi simple lang po, maging honest lang, kahit simple lang makapagbasa ka, at least sa isang araw nakapagbasa po kayo ng Biblia. Hindi po ito pinag-uusapan ng edad ninyo. Kailangan, nagbabasa po tayo araw-araw. Bakit? Ang binabasa po ninyo, nananatili ito, magpakailanman. Yan po yung mahalaga. Ang salita ng Diyos, dito po nyo naintindihan ng tunay na pananampalataya. Kaya huwag nyo pong pabayaan. Ang salita ng Diyos ang magiging fuel ng ating buhay, Kristiyano. Ito po sa akin pong karanasan, pwedeng mangyari po ito sa inyo. Kahit napaka-active nyo po sa church, pero napapabayaan nyo po yung personal nyong pagbabasa ng Biblia, anytime pwede ka po ditong mawala. Nakita ko po ito. Napaka-active ng nila sa church, pero alam ko po may kulang. Ano po yun? Bagaman ang dami nilang sinasalihan, kumakanta sila, nasa mga ministry, pero ang katotohanan po, hindi nakakapagbasa ng Biblia. Time came, nawala. Bakit? Mababaw ang ugat niya sa salita ng Diyos. Dumating yung bagyo, tumba kaagad. Kaya kailangan niyo pong lumalim ng lumalim sa pagkakilala sa salita ng Diyos. Tandaan niyo po, para yung ugat, habang lumalalim ng lumalalim, mas tumitibay. Time will come, magkakaroon po kayo ng bunga. Napakahalaga po sa church ng words of God. Tanda niyo po ito. Ang personal ko pong maipapayo, lagi-lagi, araw-araw magbasa po kayo. Kahit nahirapan kayo. Yung iba, Pastor, pasensya na po. Nahiya po ako. Pastor, elementary lang po yung natapos ko. Hindi ko po alam magbasa. Kapag ganun, huwag kang mag-alala. Sa church, hindi tinitignan yung educational attainment. Mahal ka namin. Ang mahalaga, malaman mo yung Biblia. Kung hindi mo alam magbasa, faith comes by hearing. Makinig ka po. Kung may anak ka, pabasa mo po sa kanya. Ang mahalaga, ang salita ng Diyos ay nasa inyo araw-araw. Yan po talaga ang pinaka nagpapalago ng ating buhay, pananampalataya. Ulitin ko po, kung kulang ka sa salita ng Diyos kahit 10 years ka na, anytime pwede kang matumba. Tandaan niyo po, sobrang halaga ng salita ng Diyos. Kahit sa mga bago pong mga pastor, kapag humihingi po sila ng payo sa akin, kahit busy ka na sa church, lagi salita ng Diyos. Mag-report ka sa salita ng Diyos umaga at gabi. Pwede tanghali. Huwag kang magpapalipas ng isang araw. Kahit may Bible seminar tayo at napaka-busy natin, words of God, napakahalaga.
Kayo rin po mga brothers and sisters, napakahalaga po nito. Dahil nananatili magpakailanman. Pangatlo po yan. Pangapat, tingnan po natin, John chapter 15, verse 16. John chapter 15, verse 16. Babasahin ko po. Ako'y hindi niyo pinili, ngunit kayo'y pinili ko, at itinalaga ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga. At ang mga bunga ninyo'y mananatili, upang ang anumang inyong ingin sa Ama sa aking pangalan ay ibigay niya sa inyo. Ang bunga nyo ay mananatili. Kaya ang pang-apat po, yung fruits of the righteous tayo po yun. Yung bunga po, nananatili magpakailanman. Bago nyo po malaman yung bunga, tanong muna, paano ka magkakaroon ng bunga? Paano po? Kailangan manatili sa puno. Yun lang po. Lagi nating napag-aaralan. Yung sanga, ang kailangan niya lang gawin, manatili sa mismong puno. At kapag nanatili siya, time will come, mamumunga po siya. Tama po ba? At ang bunga na yan, sabi po ng Biblia, mananatili magpakailanman. Kailan tayo nagbubunga? Kapag tayo po ay nag-mature na po ang pananampalataya. Tandaan niyo po ito. Tingnan natin sa Awit, chapter 1. Awit, chapter 1. Verse 1 to verse 3. Awit, chapter 1, verse 1 to verse 3. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayuman sa daan ng mga makasalanan, ni umuupuman sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan, at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Verse 3, basahin po natin sabay-sabay. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Sino po yung nagbubunga? In due time, sila po na itinanim sa tabi ng agos ng tubig. Sa tamang kapanahunan, nagbubunga sila. Nagkakaroon po ng mga dahon, hindi nalalanta. Sino po ba ang tinutukoy sa chapter 1 na ito? Sino po? Ang chapter 1, verse 1 to 3, si Jesus Christ lamang po ang makagagawa nito. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, I am the way. Kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan, I am the truth. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itanim sa tabi ng tubig ng igos. I am the life. I am the way, the truth, and the life. Pero tayo po na nagkaroon po ng buhay dahil sa Kanya, pwede na pong mapasa atin ang Psalm chapter 1, verse 1 to 3. Ito po yun. Gaya tayo ng punong kahoy na nagbubunga sa kapanahunan. Minsan, maraming brothers and sisters, hindi nila naintindihan mabuti yung ibig sabihin ng fruits. May dalawa po, di ba? Panloob at panlabas. Pero ito po, tignan niyo po yung nasa paligid. Kailan namumunga ang isang punong kahoy? Kapag bata pa o kapag matanda na? Kapag magulang na? Kapag magulang na, di ba? Wala ka pong nakita, nakakatanim pa lang, kinabukasan, nagbunga na. Ito po, gusto ko pong ipaliwanag sa inyo. Minsan sa church, dumadami, di ba? Pero kung titignan nyo, bago pa lang yung church. Ngayon tanong ko, kaninong bunga nang galing yung mga bago? Kanino po? Para maintindihan nyo, ganito po. Noon po, hindi ko to alam. Kala ko, sabi ko, hindi ko maalala. Noon, first year ko pa lang, nakapag-evangelize na ako. May mga naligtas na. Bunga ko sila. Yun ang isip ko. Pero ano pong sabi dito?
sa kanyang kapanahunan, kapag nag-mature ka na, kaninong bunga yon? Ito po. Yung mga taong talagang nagsakripisyo sa lipon. Sila po na mature Christian na talagang nag-pray at sumama para ma-evangelize yung family mo, actually po, bunga nila tayo. Kapag ang church hindi pa niya kayang tumayo mag-isa, kahit marami pong mga naliligtas, ang pinaka may bunga po yung mga taong sumusuporta na hindi natin nakikita. Sila po kasi na yung nag-mature at sila po talaga. Tanda niyo po ito. Halimbawa po, as long as, of course, kapag may mga baguhan tayo at mga senior citizen, gumagamit po tayo ng church card. Tama po ba? Ang gusto natin, makipakinig kayong mabuti. Pag Bible seminar, gumagamit tayo ng church card. Tama po ba? Pero dapat time will come, unti-unti, namamasahi tayo. Bakit? Doon tayo magsasakripisyo. Doon tayo mag-grow. Doon tayo magbubunga. Naintindihan po ninyo? Pwedeng dumami po tayo sa isang church kahit bago na. Pero alam niyo po, tayo po actually yung bunga. Naintindihan? At kapag tumagal na rin po kayo at nagsasacrifice na kayo, mayroon na kayong pakialam sa church, lagi nang nakakapagbasa ng Biblia, nakakapag-meditate, nagagawa nyo ng mahalin yung mga hindi, kanais-nais, tanggapin sila, nagsasakripisyo na kayo sa mission, doon na po kayo talaga nagkakaroon ng bunga. Paano magbunga? Kailangan mag-mature muna sa pananampalataya. Maaring na-evangelize nyo po at naligtas, pero alam nyo po, instrumento ka lang. May mga nasa likod talaga na hindi nyo po alam. Alam nyo po, may mga kapatiran tayo para maipahayo natin ang magandang balita dito sa Philippine Life Word Mission. Mas malaki ang nilalaan nila sa church kaysa yung para sa kanilang pamilya. Marami na po akong nakatagpo. Wala silang sariling bahay, pero alam nyo po, meron silang naipatayong church. Kaya ano pong testimony nila? Wala kaming bahay, pero napakalaki ng bahay ko. Sama ka? Saan? Dala niya sa church. Hanggang third floor, oh. Bakit niya sinabing bahay niya yon? Dahil naghirap siya, sumama siya para maipatayo po nila ang napakagandang church. Ganun po yung pagkakaroon ng sakripisyo. And in due time, naintindihan po ninyo. Ang ating way sa Philippine Life Word Mission, minsan mayroon tayong church card, di ba? Ito po ay bigay ng sister church natin. Tama? Okay. Kaya nagsasakripisyo po sila. Kayo mga yan, mahal natin. Pero time will come dapat, tayo mismo magsakripisyo. Yun ang tunay na bunga. Tandaan niyo po. Hanggat hindi pa tayo nagsasakripisyo at umiiyak para sa church, yung bunga na yan, tayo lang po yung nagagamit na instrumento. Pero hindi pa talaga yun ang tunay mong bunga. Pero darating po yung time na kayo po talaga magkakabunga. Ang unang bunga na malalabas sa inyo yung panloob, pagbabago ng ugali. Pero yung bunga na kaluluwa, alam nyo po, yung talagang nagsasakripisyo po talaga, sila po ang may bunga. Sila po na nag-mature na sa pananampalataya. Kasi madali lang intindihin, kung bago ka pa, hindi ko po malubos maisip, kakatanim, umusbong ng kunti, may bunga na kaagad, mabigat po yung bunga, baka mabuwal ka. Kailangan tumibay muna yung sanga. Magkaroon po ng mga dahon. Sabi dito, may lilim, di ba? Mga nagkakaroon ng bunga yung dahon, hindi nalalanta. Kapag nag-mature na po tayo, para tayong punong kawi, ano po yun? Makakapagbigay ka ng lilim sa ibang nahihirapan. Pag nangihina sila, alam niyo po, pag mainit, kailangan niyo ng lilim. Ganun po, pag nag-mature po kayo, may mga dahon and yet may mga bunga. Ang bunga po ba para dun sa halaman o para sa iba? Para sa iba. Kinukuha at pinipitas ito ng iba. Yung magandang ugali nyo, kapag namumunga na, nakikita nila napapakinabangan ng iba. Tama po? Yung bunga natin, pakinabang para sa iba. Wala pong puno na namunga, sasabi niya, wag mong pitasin yan, akin yan. Hindi po. Namumunga siya para maibahagi sa iba. Kayo rin po,
Kapag nag-mature na po kayo, pwede kayong makapagbigay ng temporary na lilim sa mga nanghihina sa pananampalataya. And then yung fruits nyo, pwede nilang pitasin. Kaya nga po, kapag matagal ka na sa church, ano pong nangyayari? Dapat mag-ingat ka rin. Ikaw kasi, pitas na silang pitas. Lagi ka nilang makikita. Naintindihan nyo? Kaya habang tumatagal, nakikita nila yung bunga, malago, just be humble. Ang palay, kapag hindi pa po buo yung laman niya, tuwid. Pero kapag nagkaroon na po ng laman yung ipa, yumuyo po. Tama po ba? Ganun po ang proseso ng pananampalataya. Sabi po ng Biblia, ang bungang yon ay mananatili magpakailanman. Kailangan magkabunga. Kaya unti-unti sa mga baguhan, hindi po namin ini-expect na mababago kayo kaagad. Ang unang pagbabago po ang bunga, pagbabago ng inyong ugali. Okay? Halimbawa, dati, umiinom po kayo. Naligtas ka na, 3 months, umiinom ka pa rin. Natural po yan, pero after 1 year, unti-unti na, parang matabang na. Nawawala po yan dahil may Holy Spirit. Naintindihan po ninyo. Yun po yung unang bunga, yung pagbabago ng puso mo, ng buhay mo. And then, time will come, Pastor, mag-Bible seminar tayo sa bahay. Gusto ko rin maligtas yung mga mahal ko sa buhay. Unang Bible seminar, minsan walang naliligtas. Tiyaga lang. Ibig sabihin, marupok pa yung sanga. Huwag kayong magmadali. Kasi hindi nyo pa kasi kayang alagaan yung kaluluwa. Kaya alam po yun ng Diyos. Kaya tiyaga lang. Bible seminar. Kung hindi nakuha sa live, USB. Kung hindi makuha sa USB, DVD. Kung hindi makuha sa DVD, counseling. Kung hindi makuha sa counseling, pray uli. Balik tayo sa prayer. Tiyaga lang po. Ganun lang po. Ang pag-aani, mahirap. Napapagod tayo. Kaya minsan, pahinga muna. Ang init, may lilim ngayon. Doon kayo pumunta. Mahalaga po ang bunga. Nananatili po yan magpakailanman. Okay? Panglima. Ito po yung tatlo. Magkakambal sila, nananatili sila magpakailanman. Matatagpuan sa love chapter. 1 Corinthians, tignan po natin. 1 Corinto, chapter 13, verse 13. Unang mga taga-Corinto, chapter 13, verse 13. Babasahin ko po. At ngayon ay nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. Tawag natin 3 virtues. Faith, hope, and love. Nananatili po ang tatlong ito. Sa church, nakikita nyo po ang tatlong ito. Faith, hope, and love. And that's why manatili po kayo sa church. Faith, ano po ito? Dahil po ipinreach sa inyo ng church ang gospel, nagkaroon kayo ng tunay na pananampalataya. Kailan yung nangyari nung kayo po ay nakinig? Pero ang pananampalataya sa salvation, mayroon din pong pananampalataya sa Christian living. Kaya ang matuwid ay mabubuhay sa mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Kaya magpatuloy po kayo. Next, hope. May pag-asa po tayo. Ano po yung pag-asa natin? Langit. Parang ganito. Bakit kayo mag-aalala sa ating paglalakbay sa Christian life kung alam nyo, sa dulo, papunta tayo sa tunay na bahay natin? Tama? Habang naglalakbay ka po, kung hindi mo alam yung destination, nag-aalala ka, di ba? Pero kung tayo po alam natin yung nasa dulo, bakit ka pa mag-aalala? Bagaman yung Christian life, maraming baku-baku, ang daming problema, pero hindi tayo pwedeng mag-alala. Bakit? Why worry if you know you are heading to your eternal home? Meron tayong walang hanggang tahanan. Bakit kayo mag-aalala? E doon tayo papunta. Yung hindi ligtas nag-aalala, bakit? Hindi niya alam kung saan ang final destination niya. Kitandaan niyo po, faith, hope, love.
Punta tayo sa love. Ito po ang pinakadakila. Everything is about love. Nakapunta po ako dito dahil sa pag-ibig ng Diyos. Nariyan po kayo, nakakaupo, dahil sa pag-ibig ng Diyos. Yung kinain niyo po na pagkain kanina, dahil po sa pag-ibig ng Diyos. Kaya bago tayo kumain, nagpipray po tayo. Sabi ko po sa aking prayer lagi, your love endures forever. Thank you so much, Panginoon. Ang iyong pag-ibig na nanatili magpakailanman. Tignan mo po yung katabi mo, yan po ang ebidensya ng pag-ibig ng Diyos. Hindi, pastor, kung pag-ibig to, hindi. Hindi ho. Hanggang ngayon, nariyan pa rin siya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Meron tayong iba't ibang ugali, tama po ba? Minsan kapag natitrigger, lumalabas. Tama? Pero bakit nariyan ka pa rin? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pastor, nakagawa ako ng mabigat na kasalanan. Bakit nariyan ka pa rin? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. At habang araw-araw nararanasan niyo po ang pag-ibig ng Diyos, ang love po ay verb. Dapat isa buhay. Action word po yan. Love one another. At kapag inyo pong naibabahagi ang love, natural, dadami po ito. Kaysa church, ano po ang dapat gawin? Magmahal ka lang. Magmahal ka lang. Yun lang ang ating ibigay sapagkat kung binibigay, magmumultiply po yan sa church. Gaya po ng bata na nagbigay kay Jesus Christ ng kanyang baon. Tama po ba? Nagmultiply ba? Hindi. Napakain ng 5,000 katao. Bakit? Nung binigay niya, nagmultiply. Bakit parang tuyo ang ating Christian life? Dahil hindi kayo nagbibigay ng pag-ibig. Simple lamang po yan. Ang pag-ibig po ang pinakamahalaga sa mundong ito. Sino po ang pag-ibig? Ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga, nananatili po yan magpakailanman. Sa 1 John chapter 4, verse 19, una niya tayong inibig. Tignan na nga lang po natin, 1 John. Pastor JB, hanggang anong oras po? 11? Mag-extend ako ng 10 minutes. Okay. 1 John chapter 4. Ngayon ko lang po kayo makakasama, ilang buwan, taon. Kaya susulitin ko po. Tapusin natin ang sermon, alas 3, okay lang? Biro lang po. 10 minutes na lang po. 1 John chapter 4, una muna verse 10. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Verse 19, basahin po natin sabay-sabay. Tayo'y umibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Anong ibig sabihin? Ang Diyos hindi po niya hinintay na mag-isip kayong ibigin siya. Inibig niya tayo bago pa man pumasok sa isip natin na ibigin natin siya. Tandaan niyo po ito. Hindi siya naghintay na ibigin niyo siya. Una niya tayong inibig. Hanggat hindi niyo po naiintindihan na una niya kayong minahal, hindi niyo siya magagawang mahalin. At hindi niyo magagawang ibigin ng iba. I-check niyo po ang pananampalataya niyo. Pastor, bakit hindi ko magawang ibigin ng brother na ito, ang sister na ito? Alam ko po, may kahinaan pa siya. Baka hindi mo pa alam na una kang inibig ng Diyos. Tandaan nyo. Dapat maunawaan mo pong inibig ka ng Diyos. At ang pag-ibig na yon, ang gagamitin mo para magawa mong ibigin ng iba. Sapagkat ang pag-ibig lamang ng Diyos ang perpektong pag-ibig. Ang pag-ibig natin, kapos lagi. Kaya kung nasa yung tunay na pag-ibig ng Diyos, yun po ang gamitin mo. Ano pong pag-ibig na yon? Na nung tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Tandaan niyo po ito. Okay? Kaya yung tatlong po yun, nananatili. Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Okay, pang-anim, tingnan natin sa unang 1, chapter 2, verse 15 to 17. Babasahin ko po. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan.
Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Verse 17, basahin po natin. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nanatiling magpakailanman. Ano po yung pang-anim na nanatiling magpakailanman? Sila po na gumagawa ng kalooban ng Diyos. Sino po sila? Tayo po yun. Tayo pong ligtas na. Alam niyo po kung kilala niyo si D.L. Moody? Ito pong verse na ito, ito po yung sinasabi niyang life verse niya, yung verse 17. Ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Pinasulat po niya ito sa D.L. Moody Institute sa Chicago, USA. Nakalagay po doon, yung pong righteous, yung gumagawa ng will ng God, abides forever. Totoo po ito. Kaya habang ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, nananatili po yun magpakailanman. Tanong, ano ba ang kalooban ng Diyos? Number one, na maligtas ang mga kaluluwa. Ano pa po? Ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapabanal. 1 Thessalonians 4 verse 3 po yun. Ano pa ang kalooban ng Diyos? 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18. Ano po yun? Magalak kayong lagi. Manalangin kayong walang patid. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat. Tatlong bagay. Ano po yun? Ulitin ko po. Magalak kayong lagi. May problema, may kagalakan sa puso natin. Okay po yan. Next. Manalangin kayong walang patid. Lagi po kayong mag-pray. And then, sa lahat ng bagay ay magpasalamat. Kahit yung problema nyo po, ipagpasalamat nyo sa Diyos. Bakit? May matututunan ka po dyan. Okay? Kami po sa Manila City Church, gaya ng alam nyo, 2 years, nasunugan po kami ng church building. Hanggang ngayon, wala kaming church building. Pero nagpapasalamat po ako. Bakit? Natututo ang mga brothers and sisters. Totoo po. Pati pagpunta sa church, natututo sila. Unti-unti natututo po sila. Tayo po, mayroon kayong uupuan sila, wala po kaming church building. Mostly po, online. Kami po, nagre-renta lang ng function room, 2 hours. Pagka 2 hours po, nagmamadali na kami, buhat uli ng mga para kami mga bakwit. Pero natututo po kami. Ito po, pinagpapasalamat ko sa Diyos. Dahil nagmamature po sila. Ngayon, may pakialam na sila sa church. Brothers and sisters, anumang problema, ipagpasalamat natin. Bakit alam yun ng Diyos lahat? Kahit po yung sakit mo ngayon, may tinuturo yan sa'yo. Minsan po pag maraming problema, nung ginagawa natin, mas lagi tayong nagpipray. Tama ba? Naglalambing lang po yung tatay natin minsan kasi nakakalimutan natin siya. Kaya minsan may problema at kapag nanalangin ka, ayun, naalala mo uli ang Diyos. Kaya yung mga gumagawa ng kalooban ng Diyos, nananatili magpakailanman. Last na po, binanggit ko po yung mahalagang 6. Pero mayroon pa pong isa, negative po ito, na nananatili magpakailanman. Sa mga taong hanggang sa huli, wala silang pakialam sa pag-ibig ng Diyos, ang puot ng Diyos ay mananatili naman sa kanila. Tingnan po natin John chapter 3, verse 36. Last verse na po ito. Juan, kapitulo 3, versikulo 36. Chapter 3, verse 36. Babasahin ko po. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa kanya. Kasi mga tao po, gaya po ni Judas, hanggang sa huli, hindi niya kinilala si Jesus Christ na Diyos. Ang puot ng Diyos ay mananatili, sabi po, sa mga taong kagaya niya. Okay? Kasi sabi po ni John the Baptist, tumakas kayo sa puot na darating. I-preach po natin ito sa mga kamag-anak natin. Sa mga hindi ligtas po,
ang puot ng Diyos ay mananatili. Bakit? Bakit po maraming mapupunta sa impyerno? Dahil po ba sa kasalanan? Tinubos na po lahat ng Diyos ang lahat nilang mga kasalanan. Bakit sila pupunta sa impyerno? Dahil hindi sila sumampalataya. Ang hindi pagsampalataya ay blasphemy. Saan po? Sa Holy Spirit. Sa ginawa ng pagdanak ng dugo ng Panginoong Yesus. Yun ang walang kapatawaran na kasalanan. Kaya tayo nagpipreach, kaya tayo nangangaral. Bakit? Para manampalataya sila. Ngayon kung hindi nila alam at hindi sila mananampalataya, para po nilang niyurakan ang sakripisyo at pagmamahal ng Diyos sa kanila. Ano po ang mananatili sa kanila? Puot ng Diyos. Kawawa po sila. Kaya mga brothers and sisters, ngayong araw, pinag-isipan po natin yung mga nananatili magpakailanman. Ito po yung pinili ko sapagkat ngayong taon nakita natin ang pagpapalit ng mga bagay-bagay. Nakita natin yung paglipas ng isang bagay pagdating ng panibagong bagay. Lumipas ang dating taon, bagong taon naman. Pero sa Biblia, may mga nananatili magpakailanman. Anim sa mga iyon, positive. Okay? Isa, negative. Yung anim po, pagsumikapan po natin. Sapagkat ang anim na yan, mananatili magpakailanman, at yan po ang pupuno sa puwang ng ating puso. Ang lahat ng yun kasi ay may kinalaman sa ating Panginoong Heso Kristo. May buhay na walang hanggan na po tayo, mayroon pa tayong walang hanggang katubusan sa pamamagitan ng dugo. Everything na nakakasatisfy sa atin ay walang hanggan. Anim na bagay, huwag niyo pong kakalimutan. I hope, brothers and sisters, ito pong 2021, hindi po ito magtatagal. Lilipas din po ito. Sana manatili sa inyo yung mga bagay na nananatili magpakailanman. Naintindihan po ninyo? Sana po magpatuloy lang kahit may pandemic. Gawin lang natin, yes, thank you, naka-face mask tayo, naka-face shield, pero hinding-hindi nito i-stop yung atin pong pangangaral ng Ebanghelyo. Okay, thank you po sa inyo pong pagsasama-sama. Tulungan niyo po si Pastor GB, sampu ng kanyang pamilya sa ministry sa Lapidario Church. And in due time, magkakaroon po tayo ng bunga at mas marami po ang maliligtas. And then, umaasa po tayo na malapit na po talagang mag-rapture. At habang hindi pa nagra-rapture, pagsumikapan po natin yung mga bagay na nananatili, magpakailanman. Maraming pong salamat. Tayo pong lahat ay umupo at manalangin. Dakila at makapangyarihan naming Amang Diyos sa langit, salamat po Panginoon sa salita ng Diyos na ibinahagi niyo po sa amin. Alam po namin ang Holy Spirit ang nagturo po nito sa amin, Panginoon. Kaya muli po nagpapasalamat po kami dahil po sa paggabay niyo po sa amin at sa walang sawang pagmamahal sa amin. Dinadalangin ko po patuloy ang Lapidario Church, Panginoon, ang mga kapatiran po dito na nawa magpatuloy po sila, patuloy niyo pong palaguin ang kanilang pananampalataya at nawa pagsumikapan po nila yung mga bagay na nananatili magpakailanman. Sa inyong malapit na pong pagdating, Panginoon, bigyan niyo pa po sila ng pagkakataon pa na mabuhay para po sa kalooban ng Diyos, magamit po bilang instrumento sa church, higit sa lahat, nawa makita ng mga tao ang tunay naming pananampalataya upang sila rin po ay magkaroon ng pagnanais na magkaroon din po ng buhay na walang hanggan. Higit sa lahat, punuin niyo po, Panginoon, ng inyong pag-ibig, pag-asa, at pananampalataya ang church na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Marami pong salamat.